Hello, good morning mga kaplantita at kaplantito. Narito na naman tayo si Orchids 2018. Ipapakita ko sa inyo ang aking mga bagong koleksyon. Linggo ngayon, kaya eto ang aking mga pinamili tulad nitong Singapore Holly. Yan. Maganda siya. Ang alam ko ginagamit ito sa landscaping pag nagla-landscape sa bahay o maski nga sa school, parang nakakita na rin ako nito. Maganda siya kasi may mga maliliit na bulaklak, kaya okay lang. Tapos ito naman ang binili ko, ay yung Singapore Holly pala, bali ang pagkabili ko ng 35. Ito namang Mayana, 10 pesos lang yan. Bali, hindi kasi siya nakatanim. Ako na ang nagtanim yan. Kasi, ang hirap mag-collection ng Mayana kasi ilan na ang Mayana ko at nahihirapan na rin ako maghanap. Kaya kinuha ko na to kahit na hindi pa nakatanim. Ito naman ang Devil's Backbone or mas kilala siya sa Zigzag plant, bali at 10 pesos ko rin itong nabili. Pero nakatanim na siya. Nakatanim na siya. Kaya okay lang. Tsaka ito pala, CC plant. Meron na ako nito eh. Pero tag to 20 pesos lang siya. Kaya kinuha ko na. Kasi sa isang lalagyan, tatlong ano yan, puno ang nakalagay. Kaya okay na sa 20 pesos, diba? Tapos itong tea plant na maliit pa, bali 20 pesos din ito. Yan. Maliit pa kasi siya. Bali ito naman ang polka dot cactus. Kasi pati succulent or cactus, nag-ano rin ako nito, ko-collect din ako. Bali, 20 pesos siya yung polka dot cactus. Tapos, ito naman na nakalimutan ako. Yan, Egyptian star cluster. Yan. Dalawa siya eh. Yung isa nakakalbo na kasi nawala na yung bulaklak. Pero yung isa makikita ninyo, maganda yung pagkaano ng bulaklak niya pa. Yan, Egyptian star cluster. Tag 20 pesos din siya. O, diba? Murang-mura lang eh. Kaya dumarami na rin yung aking mga koleksyon. Tapos itong begonia. Marami na akong begonia. 20 pesos lang din siya. Ibang mura, no? Kasi ang begonia sa ibang lugar, mahal eh. Marami na rin akong begonia. Marami na akong na-collect na begonia. Kinuha ko na. Meron na akong ganito. Kaya lang kinuha ko na kasi ang hirap alagain ng begonia eh. Buti na yung marami ka. Ito naman, weeping fig. Yan, bali, ano lang to. 20 pesos ko rin siya nakuha. Yan, 20. Maganda daw yan sa loob ng bahay. Tapos, itong agro. Bali, tag 30 ang agro. Tsaka itong cactus na to, bali 20. Yan. Mumura nga eh. Kasi sa iba, ang cactus, ang mahal na rin ng mga ganyan na klaseng cactus, diba? Pero dito sa amin, sa Bicol, mura lang dito sa mga binibilhan ko. Kaya nga ang dami ko na rin halaman. Tapos, itong isa pang cactus, erect prickly pear.
Bali, 20 pesos din siya. At least nakaka-collect na ako ng iba-ibang klasing ano, iba-ibang klase na cactus at saka ang succulent ko konti pa lang, mas marami yung cactus. Yan, itong golden dewdrops. Puti. Karamihan sa mga bulaklak ay sa mga halaman ko. Tag ano rin to? 30. Karamihan sa mga halaman ko kasi bali puti ang bulaklak. Mumura lang ng mga nakuha ko eh. Tsaka pag medyo mahal, tinatawaran ko naman yun eh. Tapos etong pencil cactus. Magkano ba to? 30 ang pencil cactus. Kasi kakaiba siya, di ba? Kakaiba siya eh. Kaya okay lang, kahit na 30. Kasi bihira akong makakita ng ganitong cactus. Pencil cactus. Tapos ito, crepe ginger. Tag ano to, tag 30 pesos. Pero maganda daw ang bulaklak nito eh. Parang pula, tapos may lalabas na isa pang ano, puti, ang pinakadulo. Kasi ang ano ko nga, kapag wala pa talaga ako, kinukuha ko. Basta't lalo na, mura lang naman siya, kinukuha ko na. Para dumami ang mga koleksyon kong halaman. Yan, eto naman ang rare begonia. Ah, ito ang mahal. 80. Pero okay lang kasi bali kakaiba siya eh. Kakaiba. Yan. Nakita ninyo, padami ng padami yung mga ano ko eh, mga collection kong halaman. Ito naman yung crown of thorns. Kasi ano, parang may mga tinik-tinik yung katawan niya. Yung pinaka-stem niya, parang may mga ano siya, mga anong tawag nito, parang tinik. Yan, yan ay akikita ninyo. Kaya siguro tinawag siyang crown of thorns. Kasi ang daming mga tinik-tinik ng ano niya, katawan niya. Ano lang, bali, tag 30 siya. Pero ito nga ang bigo niya, ang pinakamahal sa kanilang lahat kasi 80. Tulad ng sabi ko sa inyo, ang 100 nga sa akin, mahal na yan. Diba? Kasi nasanay ako na ang mga na binibili ko, mga 30, mga 20 pesos lang, mga ganyan lang. Kaya pag may binili ko mga tag 80, ganyan 100, mahal na yan sa akin. Diba? Ang cute naman, no? Ang cute naman itong, ano, itong begonia na to. Kaya lang, ang hirap din alagaan ng begonia ngayon, lalo na mainit. Nakikita ko kasi hindi ko na alam kung anong gagawin. Kasi pag, minsan nasusobrahan ko ng, ano, pagkadilig, yung palan, ang dami pang tubig sa ilalim. Di, basang-basa siya, kamsam, parang umaapaw pa. Narurutrat naman. Minsan naman, ayan, kulang ng dilig.
Ewan, ang hirap intindihin. Kasi nga, dahil nga sa, ano nga, sa panahon, maganda sana pag yung malamig. Ay, nay ko, ang ganda, lalo na pag inulan-ulan sila, mga halaman. Ang gandang tingnan, buhay na buhay sila, para bang kung sa tao, eh, ang saya-saya nila. Pero pag ganitong mainit, ang daming nasusunog na mga, kahit nga sa loob ng bahay, na lalanta sila. Siguro yung singaw ng bahay na mainit, kaya ganun. Nakikita ninyo, mga kaplantita at kaplantito, di ba? Ayan ang mga naiipon kong mga, ano, mga halaman. At padami sila ng padami. Ang iba ni andun na nga sa rooftop ang iba. Yung akala ko naman kasi hindi kakaipag nasa rooftop na, iwas insekto na, hindi rin pala. Siguro may naaamoy sila ng mga insekto kahit na nasa taas eh. Kinakain din sila ng mga insekto. Kaya ewan ko ba, walang ligtas na ano talaga. Ayun, kailangan talaga mag-ano ka, mag-spray. Pero ang ini-spray ko nga yung mga natural lang na yung mga ginagawa-gawa ko lang dito. Yung mga nasa kusina, na mga ingredients, ayan ang mga inaano ko. Okay naman. Hanggang dito na lang tayo, mga kaplantita at kaplantito. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe. Ako si Orchids 2018.